Hi guys, good morning. It's a long weekend, malamig, maulan, walang sasakyan, walang bus, kasi naka-strip daw sila, ganyan pa rin. Ayan, hindi ako makagala, hindi ako makapunta kung saan-saan, pero I hope later now, titira na yung ulan, yung ambon. Ayan, it's a long weekend, walang masyadong gagawin. So, maisip ko na i-share yung experience ko kung paano ako nag-apply dito sa Canada. And since na marami naman nagsasabi sa akin na maybe you have to share your experience para naman mag-share ka sa ibang tao na kung paano ka nakapag-apply at makatulong pa rin. Yun lang. So, naisip ko na explain kung paano nga ba ako nakapag-apply nang walang masyadong kinagastos at no experience at wala rin akong idea. Yan. Pinakamalaga dun sa lahat is huwag ka susuko. Mali. Yun. We will tackle about how I apply here in Canada. No experience. No IELTS, yung English International Language, na experience, tapos mababa lang yung binayaran. Gumastos ako, hindi ka naman talaga makakapag-apply sa isang trabaho kung hindi ka talaga gastos. Gumastos ako, pero hindi ako umabot sa million, hindi rin ako umabot sa 200,000. Let's say na 120, 150, it's not bad, kasi kikitain mo yung 150 in 1 month here in Canada. So, in 1 month, makikikitain mo siya. So, hindi ka dapat mag-worry kung magkano yung gagastusin mo kasi mas malaki yung ibabalik sa'yo. Yun. So, we will tackle kung paano yung ginawa ko, paano ako nakapag-apply dito sa Canada. Ayan. Pero short background lang about sa akin. I'm from Philippines, single, yes, char. Ayan. Galing ako, from Philippines ako, pero nag-work na ako before sa Japan as a dairy farmer. Ayan. Comment down below if you want to know how I apply in Japan din. And nag-work din ako sa Macau. Ibang work, hindi siya about agriculture. Nag-work din ako sa Macau as a public attendant na 3 years. So, na-lockdown ako doon, naipit ako doon. Wala akong nangyari sa buhay ko ng 3 taon. Hindi naman sa sinasabi kong walang nangyari sa 3 taon doon. Pero, para kasing nandun ako, naipit ako doon nang wala lang akong naging... Hindi ko na feel na nag-grow ako, although na nakakatulong ako sa pamilya ko, hindi ko naramdaman na nag-grow ako. Ayan. So, nung time na nandun ako sa Macau, in 3 years, sabi ko sa sarili ko na dapat while young, habang bata pa ako, dapat mag-move ako into a place na kung saan alam ko mag-grow ako. Marami pa akong kasing gusto marating sa buhay. So, ang taas yung pangarap ko to the highest level. Mga ganun. Sabi ko sarili ko kailangan, hindi ko man lang naisip na sa Canada ako mapupunta kasi naiisip ko na napumunta ng Europe, pumunta ng Poland, nag-apply na ako. Actually, meron na ako nakuhang trabaho sa Europe, kaso kailangan ko magbayad ng pera na hindi ko naman afford. Hindi ko talaga siya afford kasi nga nagpapadala ako sa Pilipinas, tumutulong ako sa pamilya ko. Minsan may mga problema yung mga kapatid ko, so kailangan ko tumulong. Something na mga ganun. Although naman na hindi talaga ako nakakabigay sa kanila ng ganun kalaki. Pero dahil hindi naman ganun kalakihin yung sahod ko sa Macau, masyadong alam niyo yun, yung pakaramdam na may gusto ka pang i-achieve. So, yun na nga. So, hindi ko napapatagalin. Paano nga ba ako nag-apply? Ayan. Nag-apply ako sa indeed.com.ca. Isa yung website dito sa Canada na pinag-applyan ko. Doon nagpo-post yung mga employer. Nagpo-post yung mga employer doon ng mga job offer na pwede kang mag-apply outside the Canada.
ng no experience required, no IELTS required, no education required. Mga ganun na hindi rin ganun kalaki yung gagastusin mo. Kasi actually, ako, no experience. Graduate ako ng agriculture, but I don't have any experience in farming. Kasi graduate ako ng agriculture, but my major is in animal science. So, I don't have any experience in farming. Wala rin akong English test, yung IELTS, International English Language Test. Wala rin akong, aside sa experience, hindi rin ako gumastos ng malaki kasi hindi ko rin talaga siya makakaya kasi nga nagsusupport ako sa pamilya ko. And, ano pa ba? Yun lang siguro. Yan. Maraming mga ganun dito na willing ba ang employer mo na mag-train para sa iyo. Yan. I'll show you kung paano nga ba ako nag-apply. And pero ang ibibigay kong link is jobbank jobbank.com.ca or jobbank.gc.ca. Isa yung website, isa yung website dito sa Canada kung saan nagpo-post din yung mga employer how to apply here in Canada. I'll show you and hope you understand my explanation. Yun lang. You can message me if ever you want to apply here also in Canada. Please watch. Oh, yun na nga. Sabi ko kanina sa jobbank.gc.ca. Ayan, dyan nagpo-post yung mga employer kung paano mag-apply. Ayan, let's try the farming kasi mas madali, mas marami kasing naghahanap yan. So, we can choose all of the Canada. And, click mo yung search. Then, ayan. Then, wait kasi loading pa. Ayan, let's try. Scroll mo lang. Marami kang pwedeng applyan dyan na tumatanggap ng outside the Canada. Then, let's try yung yan. Let's try natin yung direct apply. And yan. Ano siya? Sana Naramata, BC. Yan, dito lang siya sa British Columbia. One of the most beautiful place here in Canada. British Columbia. Ayan, 17 hours. Language, English. So, dapat syempre marunong ko mag-communicate. Kahit maliit, konti lang. No degree, certificate, or diploma. Experience will train. Yan yung mga task. Yan, oh, sad to say, but who can apply to this job is only apply to this job if you are Canadian. So, sorry, then let's try again, find another. Ganun lang talaga dito. Kailangan maging matyaga ka. Kasi kung wala kang tiyaga, walang nilaga. Ayan. Ayan, hanap tayo. No degrees. Look, no degree certificate. Ayan, naghahanap na sila. Experiences. Hindi naman siya required, pero sabi niya, experience. Kung yung experience, mas better kung meron kang experience. Mga ganun. Oh, sorry, but it's only applicable for Canadian citizen. Then, let's try again. Ganun talaga. Hindi mo naman makukuha yan ng isang bagsakan lang. So, you have to work for it. Char. Ayan, sa Ontario. Let's try 1583. Pwede na to $20 per hour. Pwede na. Full-time. Tumatagap sa full-time. Yan. Vacancy nila dalawa. No degree or certificate or diploma will train. Oh, see, look. Pwede kang mag-apply. Who can apply? The employer accept application from Canadian citizen or other candidates with or without valid Canadian work permit. That's all. Then, show how to apply. Yan, andyan yung email nila. So, you can apply there. Yan, sa email na yan. Click mo yung email. And then, makikita mo yung mga requirements nila. So, kailangan matyaga ka. Matyaga ka, tsaka magbasa ka. Basahin mo siya ng mabuti. Meron namang mga instruction. So, yan. Basahin mo siya ng mabuti. Cover letter, reference, assessing experience, writing sample. Mga ganun. Yan, then, yun na. Pag pinlink mo yun, madadirect ka na sa
isi-send mo na lang yung resume mo. So, dapat meron kang resume. Mga ganong bagay. Yan. Kung gusto mo, in-screenshot ko siya. Kung si anyone wants to, ano, to malaman yung kung paano, dito sa ano na to, kasi tumatanggap siya. Tumatanggap siya ng no experience record at saka tumatanggap siya ng outside the Canada. So, you can message me if you want to know. Yan, in-screenshot ko na just to bigay ko na lang sa inyo. If ever you want it. Yun lang guys, and thank you. Hope you like it.